Wala po kaming ibang tinataas sa lugar na ito. Wala po kaming ibang tinataas sa lugar na ito kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Wala po kaming ibang ninanais kundi ang maranasan ka. Wala po kaming ibang ninanais kundi ang maranasan ng iyong presensya. Wala po kaming ibang ninanais kundi maranasan ng iyong pagkilo sa aming kalagitnaan. Thank you, praise God. Lingkod na iyong gagamitin sa iyong abang lingkod na iyong gagamitin sa oras na ito. Father, nagitago mo ako sa iyong cross upang ikaw lamang pang makita sa aking buhay. Panginoon, ikaw lamang at ikaw lamang po, Diyos, ang makita sa aming kalagitnaan. At huwag mong hayaan na babagbit ko ang mga bagay, ang mga salita na ayaw mo po at hindi mo kalooban. At ang salita mo lamang, Panginoon, ang may kapangyarihan na maninitig ng iyong mga anak sa lugar na ito. Maraming salamat po, Diyos. We trust everything to you as we can fully bring back all the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Sige po, palitinig po tayo yung lahat kayo. At basahin po natin. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga po nito, labas po natin ang ating mga Bible. Ito po'y matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi po ng parang nakasulatan, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Sa Tagalog po, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na napapahama. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nagliligtas. Amen. Purihin po pagkabasa ng salita ng Diyos. And the Lord at our power and blessing upon the reading of His word. Sige po, makakaupo na po tayo. Palakpak po para sa Diyos. Defining moment in history. Ito na po yung pinaka
kumbaga po, pinakamahalaga na history sa ating, hindi lang po sa kapanahonan natin, kundi noon pa kung unang panahon. Amen. So Jesus Christ, our God in flesh, laid down His life as a sacrificial lamb, taking the punishment we deserve, setting us free from enslavement of sin and ultimate death. The message of the cross. So our God proved His love on the cross. Amen? Amen. Sino pa ang ligtas ng Diyos? Amen. Sa magitan ng cross. So where our Lord Jesus Christ nailed and died for us. So how do we know that God loves you? How do you know that God loves you? Sabi niya, the cross, it stands forever as demonstration of God's love. So Jesus' death on the cross achieved our redemption. Amen. Ang tahimik niya. Amen. So, ang cross po, ano po ba ang cross? Sa ating po mga Kristiyano, the cross represents the defining moment in history when our Creator got reconciled to all humankind. So, pag meron pong cross, sino po, paano po, ano pong ginagawa pagka meron pong cross? Ano pong ginagawa sa mga tao kung bakit po meron pong nakahanda na cross sa kanila? Ito po yung tinatawag na crucifixion. Ano po ba yung crucifixion? Sabi po nung nag-aaral pa lang po kami, eh, hello mga classmates, yung dati pong classmates. Sabi po, pag may malate sa klase, ano po ang penalty? Ano po kaparusahan? Sabi ng mga klase, eh, crucify! Pag nalate, no? Pag nalate sa IC, to crucify agad. Ang sakit naman doon. I-crucify po natin ang ating sarili. Ayan. So, crucifixion was the most painful and humiliating form of capital punishment. Ito po, pag ikaw po ay na-crucify, kalaban ka ng bayan. Public enemy number one. Kumbaga, ang order po doon, shot to kill. Sakit, no? Pero ngayon po, shot to kill. Pero nung unang panahon, sa ating Panginoon, yung sasabi niya, originally, it was considered as too barbarous, extremely brutal, higit pa sa hayop, to be inflicted on anyone other than enemies of the state. Ayan, karumal-dumal. Pag ikaw pala ay na-crucify, ipapako sa cross ng panahon yon, ikaw palang pinaka-masamang tao sa araw na yon kung bakit ikaw ay ipapako sa cross. So crucifixion was also used for slaves or for the lower classes. Sila po yung mga criminal, pinaka-criminal sa lahat ng criminal. So in Jesus' time, the victim was first scourged until he bled. So yung victim po ay bubugbugin. Bubugbugin ng bubugbugin, hahampasin ng hahampasin, hanggang maubos ang dugo. Yun po yung paraan nila noon. Iba pa po yung babatuhin ka, batuhin ka ng batuhin hanggang maubos ang hininga mo. Pero dito po sa crucifixion, ikaw po ay papaluin, hahagupitin, parang kaya po ng ating Panginoong Hesus hanggat matanggal na, magkalasog-lasog na yung mga laman. Dahil ang ginamit po sa ating Panginoong Hesus ay natigo na meron pong blade na paghampas na ganon, dala po ang laman hanggat sa maubos ang dugo. Kaya po si Jesus, hindi po ba nakita po natin, the Passion of Christ, siya po, binuhat po niyang kanyang cross habang pinapalo po siya. Yun pala po, ang paraan po noon ay hanggang maubos ang dugo. Then the prisoner carried the crossbeam to the execution site where it was affixed to a pole already in a place hanggang sa mamatay. Aray, sakit. Yun po ay dapat sa atin, pero napakabuti at napag-ibig ang ating Panginoong Diyos. Parang po natin ating Panginoong Diyos. Sa cross po na ating Panginoong Jesus ay may mga bagay na kailangan po natin tandaan. Ito po yung mga message po na kailangan po nating tandaan. Number one, God reveals the power through the cross. Di po ba? God reveals His power through the cross. God's power reveals. Sa 1 Corinthians 1:18, sabi po dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved. It is the power of God. So, ngayon nga po na, pinagpamalaki po natin, mas matalino tayo,
Mas may pinag-aralan tayo, mas magaling tayo, mas mayaman tayo. Dahil tiyos na ako sa hukong lahat ng bagay, lahat ng ariyala, meron na ako. Yan po yung pinagmamalaki natin. So nakapagtapos na ako sa college, pero kahit ang aking mga doktor, pero hindi ko dapat yun ang ating ipagmalaki. Amen. Amen. Yung pagiging kahit anong bagay, kahit anong gawa mo, anong ginawa mo, anong natapos mo, anong nakamtan mo, hindi po yun ang dapat natin ipagmalaki. Hindi, minsan po, hindi po kasi natin yung alam. Pero manatili po tayong humble before God. Sabi po dito, yung pinagmamalaki mo, yung mature ka na, pwede ka nang tumayo dito, na hindi ka na nervousin. Nasabi nang nagpatayo sa'yo, nag-i-intercede na siya, kumapa na sana siya. Kasi over and over na yung kanyang time. Kaya mamaya, intercede ako ha, baka lumabas ako sa oras. Eh sila po yung mga taga-Corinthians, naging cause po ito ng divisions nila sa church, na nagkanya-kanya na po sila. Ayan, marami magagaling. Doon, mga taga-Corinthians, nagkamali sila ng ipinagmamalaki. Ang mga leaders nila, grupo nila, naging kampanya sila doon. Pero dapat po, ay doon sa cross ng ating Panginoong Jesus, ang dapat po nating ipagmalaki. Amen! Sa Romans 1:16, sabi po dito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles." So kailangan tayo makarinig ng word of God. Upang sa kanon, mapaalalahanan po tayo. Para hindi po tayo maligaw. So always go back to the cross of Christ, for there God will reveal His power. Yan. Read the word of God to remind you and His love of the Holy Spirit. Upang sa ganon, mapaalalahanan po tayo na hindi po tayo maging mayabang sa gawa ng ating sarili. Kundi kailangan po natin pagmayabang at pagmalaki ang gawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo na kung saan nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen! Amen. So number, ito po, God shows His love on the cross. Number two po, God shows His love on the cross. Sabi sa Romans 5:8, "But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us." So pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi dahil tayo ay merong ginawa, kundi makasalanan pa po tayo, ang ating Panginoong Jesus ay namatay na po para sa iyo at para sa akin. Amen. And all these are by the grace of God so that no one would boast. Amen. So ngunit nakala ng mga taong nandun ay pinaparusan ng ating Panginoong Jesus eh. Nung siya po ay pinako, nung siya po ay nakahay. Kumbaga po, ipinako doon sa cross. Ang sabi po ng mga taong nandun, malaki ang kanyang kasalanan. Malaki ang kanyang ginawa. Ngunit tayo po nakakaintindi, yun po ay pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? So God remove our sorrows on the cross. Remove our sorrows. Sure, sabi po sa Isaiah chapter 53, verse 4, "Surely He took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered Him stricken by God, smitten Him and afflicted." So hinamak siya ng mga tao. Kung makikita, may imagine po natin kung paano siya hamakin ng mga tao. Itinakwil, nagdala siya ng hapdi at hirap, inalipusta, ininsulto, dinuraan, hinamak, pinagpustahan ang kanyang damit, ginawa siyang walang kwenta. Ginawa mong walang kwenta ang Diyos. Kahit po tayo minsan, di po ba, alam na po natin yung katotohanan. Tinanggap na po natin si Jesus as our Lord and personal Savior, but yet, gumagawa pa rin po tayo ng kasalanan. Gumagawa pa rin po tayo ng hindi kalooban ng Diyos. Pinapaniwala po natin na siya ng paulit-ulit, pero minsan mas mahalaga sa atin yung mga naisin, yung mga sarili po nating agenda. Men po, abalang-abala, busy. Sabi ni Pastora, "Don't watch na." Pero tulog,
humihingi. Ang sarap matulog. Sino ba nag-donuts today? Itas pa, huwag na itas ang kamay. Baka kumahal ang halaman. So, tunay nga pong inalis ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kahinaan. Sabi nga po, God remove our sorrows on the cross. Ang ating kalungkutan, ang ating kapighatian. Tosmita ko sa pag-aanod mo. Kapighatian. Ang ating karamdaman. Ayan, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. So number three, Jesus took the punishment for our sins on the cross. God took the punishment and we became acceptable. Isaiah 53:5, sabi po dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. So sa ating mga kasalanan, kaya po napako pa lang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba yun? Amen. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanya tinanggap. Yan nga po, 39 lashes. Amen po kanina. Tanggal ang naman. Sa kanyang pag-ibig sa iyo, sabi po sa 1 Peter 2:24, na siya din ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa ating mga kasalanan ay makabuhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. So, inako ng ating Panginoong Jesus lahat ng mga kasalanan po natin. Lahat ng mga kasalanan po natin ay inako po niya. At tinis po niya ang hirap at kasakit. Lahat ng hakti, lahat ng sama ng loob, lahat ng ginawa kong kasalanan ay kanyang inako sa halip na tayo po ay maparusahan. So, ramdam mo ba yung sobrang mahal ka ng ating Panginoong Diyos? Ramdam mo ba? Kahit pa ulit-ulit po natin na pinapag-aralan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po nakakasawa. Amen. Kung paano po tayo inahanap ng sobra, hindi mo ba ma-describe? Wala po ito sa dictionary, wala po isang word na kung saan ma-describe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So the relationship with God through the cross, so kaya po not only by dying on the cross did Jesus suffer for our sins, in our behalf, kundi binibigyan pa po niya tayo ang bawat isa sa atin na makilala po siya personally. Ang nais po ng Diyos ay kung meron na po tayong relasyon sa Diyos, gusto po niya ay deeper relationship with Him. Amen po? So dahil meron na tayong relasyon sa Diyos, kaya itinuturo po sa atin ng relationship, deeper relationship, relasyon and not religion. Kaya po dito sa JIL, it's not necessary kung anong sekta ka galing. It's not necessary kung anong sekta ka galing, kung anong religion mo, dahil ang nais ng Diyos ay relasyon. Deepen our relationship with God. So we became acceptable to God through the cross. So 2 Corinthians chapter 5, verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So nagkaroon po tayo ng reconciliation between God and us through the death of Christ, and after 3 days, siya po ay? Muling nabuhay. Parang pinahantok na yata, kaya nag-almusal ba kayo? Fasting? So meron pa akong kwento para hindi kayo, ay, sige nga po, tas ang mga man ng mga tulog. O meron pa akong kwento. Nasirang barko. Ngayon, meron po tatlong seafarers. Ano pang seafarers? Seaman, yan. So, nakaligtas po sila. Nakarating po sila sa isla. Lahat na nakasamahan po na hindi na makita, tatlo lang sila. So, 10 years na po sila doon. So, very close na sila kasi 10 years na eh. Wala silang paraan upang makauwi sa kanilang pinanggalingan. So, sila po ay Italiano, Amerikano, at isang Pilipino. Ayan, di ba mawawala eh, no? So, habang nakapupo sila sa nagtalampasigan, umaga, ganitong oras, mga alas 12, ay,
mga 11:50 ganyan, ganyan na oras sila nakaupo doon. Yan, nakita po sila ng isang bote. Bote ng coke. Hindi po yung kana, yung may balangkinitan. Siguro yung makikita po nila doon ay balangkinitan ng kanyang katawan. So palutang-lutang nagulat po sila sa biglang may nakalutang doon kasi syempre hindi po parang hindi po nila inaasahan. Nung nakita na po nila yung bote ng coke, sabi po dun sa bote ay, open me. Itali-tali po nila, binuksan yung bote ng coke. Pagbukas po nila, sabi po nila, tara! 3 wishes para po sa'yo, sa kanya, at sa kanya. Yan, 3 wishes. Sabi ng Italiano, ako! Nag-wish yung Italiano, sabi niya, ang wish ko, kasi 10 years na ako dito, na-miss ko na yung mga pagkain sa Italy, sa Madrid, sabi niya, Madrid ba yun? Yung mga Toscani, yung pizza, na-miss ko na, gutom na, walang makain dito sa isla. Sabi nga, no? Ibalik mo ako sa Italy! Sabi nga, no? Your wish is my command. Yan, pagdating Italy. Ang sunod naman po yung Amerikano. Sabi ko na Amerikano, ako naman. Na-miss ko na po yung, sabi niya, na-miss ko na yung sandwiches, yung burgers, yung waffles. Ngayon din, ibalik ba ako sa New York? Your wish is my command. Wala na yung Amerikano, isa na lang Pilipino. Pilipino? Pilipino. Pilipino na tayo. Sabi ko na ng Pilipino, bata pa ako, pinangarap ko na maging marino eh. Kasi walang nagmamahal sa akin. Kinukutya ko ng aking pamilya, pinalayas ako. Pero sa isla na to, naranasan ko yung tunay ng pag-ibig ng aking mga kaibigan. Naranasan ko yung pagmamahal. At nahubog yung relasyon namin. Huwag kayong tumawa, wala pang kain. Hindi naman po ito nakakatawa, huwag kayong tumawa. At ayaw ko nang mawala yung pagkakaibigan namin. Di ba, Jimmy? Ikaw na, di ba ang tagalog din sa bute? Ngayon ka na nakalabas. Pero ako, lungkot ako dito, mag-isa na lang ako kasi alis ka naman eh. Kaya ngayon, Jimmy, ipalik mo ang dalawang kaibigan! Ayun, inalik ngayon, naging 3 sila. Alam mo nangyari? Mula noon hanggang ngayon, pinubog ko yung Pilipino. Baka nga po, pinako siya sa krus eh. Ayan, 3 na ulit sila. Ang lesson po doon, don't waste opportunity. Sa Jimmy po, 3 hiling ka lang. Pero sa ating Panginoong Diyos, limitless! So number 4, we receive forgiveness through the cross. Wala na po maginahan to? Labas na yung humili sa ating Panginoong Yesus. Huwag na po sa genie, ha? So we receive forgiveness through the cross. Sa Colossians chapter 1, verse 13-14, for He has received us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son He loves, in whom we have redemption through the forgiveness of sins. The forgiveness of sins. Ayan. So through the cross ng ating Panginoong Jesus, iniligtas niya po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? Para pagkakunan natin ang ating Panginoong Jesus. So we became members of God's family through the cross. Ayan, okay. Members of God's family through the cross. Sa Hebrews chapter 2, verse 11-2. So, both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. Sabi nga po, di ba, verse with the same feather flock together. Kaya po ang lahat ng nandito ay mga anak ng Diyos. Amen! Amen. Mas kung natin mga kamay, mga anak ng Diyos. Iwan kayo, why? Standing ovation for the Lord. Sige nga po. Standing ovation for Jesus. Hallelujah. Wow. Hallelujah. Amen. Wala po tayo kakayuhan. Hindi po tayo matay sa mga abis. Amen.
Statue of the Cross. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan po para sa Lord Dama, para sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. So, freedom to the cross. So, Jesus' death on the cross was a great victory for us. The cross has won great freedom for us. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 15, sa magitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupit niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Sino ba ang pinuno ng sanlibutan? Si Satanas. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarado sa magda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Purihin ng Diyos, meron na po tayo kalayaan sa gawa ng kaaway. Dahil meron na po tayo po ay balo sa dugo ng ating Panginoong Jesus. So freedom from past sins, pinalaya po tayo sa lahat ng gawa ng kaaway, pati ang ating makasalanan doon hanggang sa kasalukuyan. So gumagawa tayo ng makasalanan na mali at sumisira sa ating, ngunit di natin kaya pigilan at alisin. Ayan. Yung makasalanan po ba natin minsan, hindi po natin kaya alisin. Some are living in sin. Minsan, hindi na po natin nararamdaman na tayo po pala'y nagpapasarap na sa ating kasalanan. Kasi akala po natin, yun po ay kalooban ng Diyos. Tulad po na meron na po tayong asawa sa Pilipinas. Pero busy pa rin po tayo sa Facebook. May mga ka-chat. Pero wala po yun dito. Hindi ko nga rin po alam kung bakit nabanggit ko yun. Sorry po. So thank you po tayo sa Lord. Kasi po, patuloy niya po tayong minamahal, nililigtas, inaalis sa ating mga kasalanan. Amen? Kung tayo po'y nagkakasala, tayo po'y pinapatawad niya pag humingi po tayo ng kapatawaran. At sabi nga po kanina, kailangan po tayo laging bumalik sa cross. Magbasa ng kanyang salita. Sabi po dito, freedom from everlasting death. Hindi na po tayo mamamatay kailanman. Nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, pangako po niya ay everlasting life. Ayan. Magkakaroon po tayo ng everlasting life. If the sun sets you free, you will be free indeed. For sin shall not be your master because you are not under the law but under the grace of God. Ayan. Napakalawak ang habag ng ating Panginoong Yesus. So itong our infirmities carried our sicknesses. Ano sabi po sa John 3:16? For God and he gave his only begotten Son that he should have eternal life. Ayan. Love and justice meet at the cross. Love and justice meet at the cross. So the cross is the place where the love of God and the righteous judgment meet. So ano po ito? Sabi po dito, his righteous judgment demanded the death penalty for sin, the shedding of blood. At narinig ko po yung katuroan ni Pastora Susan kanina. Sabi doon sa huling salita ng ating Panginoong Jesus, nung siya po ay mamatay, it is finished. Tetelestai. Amen po, his love met his own demands and Jesus, the Son of God, died in our place. So it is finished. It is finished. Pero it's up to us po kung tanggapin po natin si Jesus as our Lord and personal Savior. Sino ba nakatanggap sa ating Panginoong Jesus? Amen. That's what I mean. Sino po yung hindi pa po? Sabi pa sa Romans 5, chapter 5, verse 8 to 11, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Since now being justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? So through Jesus Christ, finished work on the cross, we have now received reconciliation. Amen? So dito na po tayo sa conclusion. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi po ng at ni Paul, I am crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself
Pabisig po, sabihin nga po natin sa ating sarili, basahin po natin. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ is in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ayan, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sabi po sa John 3:16, kanina basa po natin, supra na, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ang message ng cross ay kailangan po itatakbo sa ating puso. Amen? Amen. Itatakbo sa ating puso ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Yung next slide pa po. Yung isang slide pa po. So from the moment the first man and woman sinned, Genesis 3 was preplanned by God. Na ikaw at ako, nung panahon nagkasala si Adan at si Eva sa Genesis chapter 3, plano na po ng Diyos na ikaw ay liligtas. At ang plano po na yun ay nagkaroon ng katuparan. Noong ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Amen? Sige po, tayo pa ay tumayo. Sabi nga po, ating buhay ay napakaikli. At ito na po yung chance. Habang ang ating hininga ay patuloy na pinapagkalob ng ating Panginoong Diyos, hayaan po natin na gamitin po natin ito para sa Kanya. Amen. Amen. Ang hininga na to, ang kalakasan na to, ang lahat ng pag-aari mo ay gamitin po natin sa Diyos. Ang mga talento, lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. So kailangan lang po natin na gamitin ito para sa Kanya. Dahil hindi po natin masukat ang sinacrifice ng ating Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon ng kalayaan na makadalo na magawain ito at makarinig ng kanyang salita. Upang paulit-ulit mong maranasan, paulit-ulit mong maintindihan, at paulit-ulit mong maipakilala sa iyo, mapaalala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos na hindi madirik, hindi masukat. Sige po, hawakan po natin ang ating puso, itas po natin ang ating kamay, at awitan po natin ang ating Panginoong Diyos.